Breadbone. Breadbone. Stop. Ikaw lang opening prayer, bro, ha? Okay, okay. Taas-taas atong topic ron. Pwede na siguro ta magsugod. Taas-taas ba atong topic ron? Sige, bro, sugod ta. Okay. Ako lang padawag ka mga kung naong kay Ramukoso. Ah, sige, bro. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. At simulan yung ating topic. Good evening, bro. Thank you sa prayer. Sige, simulan natin. Yung topic natin ngayon ay isa sa pinaka masalimuot na topic. No? Ito ay dogma ng simbahan. No? Outside the Catholic Church, there is no salvation. Bakit nag-i-echo ako? Hello, mic test. Okay na. So, itong topic na to, mga kapatid, kailangan ng mahabang magandang explanation. Hindi mo pwedeng ano to, bago mo ibigay ang sagot mo, dapat pag-aralan mong mabuti at saka ay planuhin mo kung ano yung mga akma na mga salita ang gagamitin mo. Kasi ay pag nagkamali ka sa pag-explain ng topic na ito, ito ay magiging sanhi ng pag hindi pagkakaunawaan, no? Saka sanhi ng paghihiwalay, no? Ng mga relasyon. Okay. Pero sa pagsagot ng topic na ito, turo ng simbahan, which is the dogma of the church, dapat hindi mo ikompromiso ang katotohanan. Sabihin mo kung ano yung totoo at hindi mo babaguhin kung ano yung tinuturo ng simbahan dahil para lang sa pagkakaisa. No? Unity has limits, brothers and sisters. It is not absolute. Jesus said, Do not think that I have come to bring peace, but I have come to bring division. Kasi pagkatotohanan na ang ating pag-uusapan, ang mga tao ay mahahati talaga sa mga tatanggap ng katotohanan at saka sa hindi tatanggap. So, isang ilusyon ang absolute at total unity. Kasi walang unity sa error at saka sa truth, no? Hindi mo pwedeng ipagkaisa ang kasinungalingan sa katotohanan. So you really have to choose. Pipili ka talaga. Katotohanan sa kabanalan o sa kasamaan. So hindi pwedeng lahat ng tao kaibigan mo, lahat ng tao panig sa iyo. So kung ikaw ay totoong sumusunod kay Kristo, dapat tanggapin mo na sa sarili mo ng mga taong ayaw sa iyo dahil sa paninindigan mo. Okay? Pero you should try your best to win all people, to be good to all people. Pero sa pagdating sa pagtayo sa iyong sa katotohanan, sa prinsipyo, kahit may hindi may taong masasaktan ba o hindi ka magustuhan ay yung prinsipyo na tinatayuan mo, ay dapat mong huwag ikompromiso ang katotohanan. Okay, one of the most misunderstood teachings. Ito po ang pinaka-misunderstood na teaching, no, of the Catholic Church
So this is a defined dogma of the church. Outside the church, there is no salvation. Extra ecclesiam nulla salus. Okay? Sa labas ng simbahan, walang kaligtasan. Iyan ba? So face value ba nating i-letra por letra ba? Literal ba ang pag-interpret nito? Hindi po. Okay? Explain natin ng maayos kung bakit naging ganito. So, para maintindihan natin, no, ng mabuti, kailangan nating pag-aralan ang konteksto, historical context, kung bakit ito nasulat ng ganito. No? Hindi natin i-take out of context na isolated formulation kasi may iba ang kanyang meaning. So, ang tanong natin sarili, why it was written? Bakit siya sinulat? No, anong nangyayari sa panahong yun? Bakit siya sinulat? At sa kasino ba ang kanyang intended audience nung sinulat yan? Okay? Most importantly, tanungin natin ang sarili natin kung paano ba, no, ang pag-unawa ng magisterium ng simbahan nung sinulat nila itong turo na ito. Ano ba ang tamang pag-intindi ng simbahan? Okay? Kasi to simply treat a particular formulation as a standalone, so, pag trinato natin yung isang formulation ng turo, kagaya ng turo ng simbahan, stand alone, literalist interpretation, malaki ang chance na ma-misunderstood natin. Ito yung dalawang danger sa turo na ito. Either pwede kang mag-extremist, no? Kagaya ng may nagtuturo na Katoliko lang talaga ang maliligtas, wala nang iba. Hindi po tinuturo ng simbahan 'yan, no? Mali po 'yan. Na Katoliko lang ang maliligtas. At saka yung another extreme na lahat maliligtas. Maraming paraan patungo sa Diyos. Isang paraan lang diyan ay ang simbahang Katoliko. So marami, lahat pareho-pareho lang sa paningin ng Diyos. Lahat tayo maliligtas. Iba-iba lang ang pangalan ng Diyos. Yan, mali din yan. That is called religious indifferentism. Kaya, dapat alam natin ang tamang pag-explain because this is very crucial, this is very sensitive topic. One misstep, it could lead to disaster. Okay? So, tawag dito. So, the church has reformulated yung extra ecclesia nulla salus, yung outside the church, outside the Catholic Church, there is no salvation. Ni-reformulate po yung wording lately. Hindi binago, yun pa rin ang turo, pero yung pag-construct lang ng word ay ni-reformulate in a positive way. No? So, meaning, sa Catechism of the Catholic Church, 846, nireformulate siya, instead of outside the Catholic Church, there is no salvation, nireformulate siya as all salvation comes from Christ, the head, through the Church, meaning through the Catholic Church. Ang kaligtasan, lahat ng kaligtasan ay galing kay Kristo, no, sa through the church, sa pamaraan ng simbahan, no, which is his body, kasi the Bible said that the church is the body of Christ. Yan po ang positive construction. Yung negative, yung may
makatatagpuan kang word na no, no? So, in keeping with the church's current spirit of ecumenism, this positive reformulation comes less harsh, no? Para siyang hindi shocking pakinggan, no? Mas less harsh siya, same meaning, pero ang dating niya hindi nakakatakot, no? Hindi abrasive kumpara sa negative formulation. Okay. Para maintindihan niyo yung positive formulation at saka negative formulation, ganito po. So, kailangan mo ng ID para makapasok. Yung negative formulation na wording, ganito, no ID, no entry. Yan po ang negative formulation, yung may mga no, no ID, no entry. Pag sinulat mo siya sa positive formulation, ganito, only those with ID can enter. Sino lang yung may ID ang makakapasok? So, sino bang mas magandang pakinggan? Mas medyo maganda pakinggan yung kung sinong mang ID, ang merong may ID, yun ang makakapasok. Kumpara sa negative formulation, no ID, no entry. Parang pang suplado, ano? Okay. So, parang itong bagong formulation, mas, mas welcoming, no? All salvation comes from Christ, the head, through the Catholic Church. Okay? So, kahit ganun pa rin yung ni-reformulate na, it still remains controversial. Marami pa rin hindi makakatanggap nun. Kasi ganun pa rin naman, hindi naman binago eh, yung wording lang. Okay? Yung kagaya ng quarter to 4 at saka quarter to 5 at saka 4:45. Pag sinabing okay, magkikita tayo, mag-jogging tayo ng 4:45 ng umaga. Ay, masyado namang maaga. Pwede bang quarter to 5 na lang? sige, quarter to 5. Pero hindi mo alam, ganun pa rin yun eh. Quarter to 5 at saka 4:45. Kaya lang narinig mo yung 4, medyo ang aga. Eh may narinig kang 5, o medyo hindi masyadong maaga. Yun ang example ng change para medyo mas magandang pakinggan. Okay, now, let's go to, the first part of the reformulated teaching is all salvation comes from Christ, the head. Lahat ng kaligtasan ay galing sa kay Kristo. Lahat ng Kristiyano, walang problema. Tanggap ito. Walang problema. Okay? So, let's go to the second part. So, kasi from the words of John, chapter 14, verse 6, sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, unanimous ang mga Christian, agree niya first part. Okay? But when speaking of salvation, Jesus offered more details. Pagdating sa kaligtasan, may mga binigay pa si Jesus. Hindi lang po na siya lang, tapos na. May binigay pa siyang instruction. Hindi doon nagtatapos yung Biblia. May mga sinabi pa siyang iba. Anong sinabi niya? Sabi ni Jesus, sa kanya lahat galing to. He who believes and is baptized will be saved. So, kailangan ng binyag. Unless you repent, you will all likewise perish. Kailangan mo mangumpisal. You have to repent, no? He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up. Kailangan mong kainin ng kanyang laman, inumin ng kanyang dugo. Okay. So, kung napansin nyo, notice that in these three verses, Jesus associated salvation with baptism, confession, and Eucharist. Okay. So, wala tayong problema sa pag-accept kay Jesus because Jesus is the way, the truth, and the life. Pero, aside from that, may sinabi din siya na you have to be baptized, you have to receive confession, you have to receive Eucharist. So, ito po ang mga sacraments.
At saka si Jesus, alam naman natin, siya ang nagpundar ng mga sakramento. At saka ang mga sakramento ay na-administer through the church. So, actually, yung dalawa, kailangan ng validly ordained priest. Kailangan para mabigay itong dalawang sakramentong ito. So kung tatanungin nyo saan ba yung sacrament, Eucharist, ibang topic na naman yan. We just assume na tinatanggap nyo na ang Eucharist at saka sacrament at saka confession. Okay? So yung sacrament ng ordination is associated with salvation. Another sacrament, sacrament of priesthood, is associated with salvation kasi ang pare ang magbibigay ng Eucharist at saka confession, which is necessary sa ating salvation. So which brings us dito na ngayon papasok na the second part of the reformulation, all salvation comes from Christ through the church, which is His body. So kailangan ang simbahan. Ang simbahan Katoliko. Kasi ang simbahan Katoliko ang tinatag ni Jesus. Okay? So since the sacraments are the ordinary means through which Christ offers the grace, yan po ang ordinaryong pamaraan na kung saan natin matatanggap ang mga grasya, ang sakramento. Merong extraordinary, pero ito yung ordinaryong pamaraan. And the Catholic Church that Christ established is the ordinary minister of those sacraments. Yan po ang ordinary na minister ng mga sakramento, ang simbahang Katoliko na tinatag niya. Okay? So, nararapat lang na sabihin natin na salvation comes through the Church, comes through the Catholic Church. Na? So, pag tinanong mo, bakit napaka-eksklusibo? Para napaka-exclusive naman ng teaching ni Jesus. Okay, nasa Catholic Church lang. Tandaan natin mga kapatid na before si Jesus dumating, si God is already exclusive. He said that salvation will come from the Jews. Galing sa mga Israelita, sa mga Hudyo, ang kaligtasan, manggagaling, sabi niya, nung hindi pa dumating si Jesus. No? And then, kahit si Jesus, sinabi yan, doon sa Samaritan woman, doon sa, sa bangin, di ba? Hingi siya ng tubig. Sabi niya, "You Samaritans worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jews." So, kikita mo dito, napaka-exclusive ni Jesus that salvation is from the Jews. Galing sa mga Hudyo ang kaligtasan. So, anong relasyon niyan ngayon? So, ngayon, si Jesus ang sa katuparan ng revelation ng Israel. No? So, in similar fashion, the Messiah established a church. Jesus, nagtatag siya ng simbahan. Sabi niya, "I will build my church." So Jesus might say salvation is from the Catholics. So nararapat lang na sabihin, dahil nagtatag siya ng simbahan at ito ay ang simbahang Katoliko, so nararapat lang na sabihin na ang kaligtasan ay galing sa simbahang Katoliko. Okay. Tungkol sa sinabi natin, bakit sinulat to ng simbahan, outside the Catholic Church there is no salvation, sinulat to sa panahon na maraming lumabas sa simbahang Katoliko. Sa panahon nila sa Reformation ni Martin Luther, ng there is rampant heresy, no? Daming heresy, massive exodus, lumabas simbahan. Kaya finormulate ng simbahan yung words, instead of sabihin that salvation from Christ through the church, instead of pointing out how
God offers it through that, finormulate niya that the church warned, para warning yun sa mga taong lumalabas, iiwan ang simbahan at sa kasasama sa heresy, no? Sa false church, sa hindi naman tinayo ni Kristo. So the church has warned that there is no salvation apart from Christ outside this church, to warn those people leaving the church. Okay? So, dahil tinatag ni Kristo ang simbahan at ito ay kinakailangan para sa kaligtasan, at ang mga taong sinasadya at kusang loob na tanggihan siya at ang simbahan na tinatag niya ay hindi maliligtas. Again, si Jesus ay nagtatag ng simbahan at ito ay kailangan para sa kaligtasan. Sa mga taong sadya, no, at sinasadya nila at bukas loob, no, na tanggihan ang si Kristo at ang simbahan na tinatag niya ay hindi maliligtas. We see this in Jesus' teaching. So, ang root word dito, mga kapatid, take note, sinasadya. So, alam nila, knowingly and willingly. Meaning, mga kapatid, merong mga taong hindi nila alam, inosente sila, ignorante sila sa simbahan, at saka hindi nila sinasadya. Explain natin yan mamaya. May mga taong tawag na invincible ignorance or innocently ignorant. So, may criteria din yan. So, hindi lahat ng mga ignorante at hindi alam ay mapupunta sa langit. May criteria yan para makasabi kang ignorante ka or innocente ka talaga. Okay. We see this in Jesus' teaching. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. So, mahihiwalay ang hindi sumali sa akin. Si Kristo at saka yung simbahan niya ay iisa. Kung sino ang hindi sumali sa kanya ay mahihiwalay. Warning ni St. Paul, no? As for a man who is factious, yung gusto mang hiwalay, pagkatapos mo siyang sabihan once or twice, hayaan mo na siya, no? Kahit kung hindi pa rin niya tatanggapin, he is perverted and sinful, he is self-condemned. Sa mga taong ayaw magpasakop sa simbahan na tinayo ni Kristo. So if he, a sinning brother, refuses to listen even to the church, hindi makikinig kahit sa simbahan, no? Let him be you as a Gentile and a tax collector. So, tratuhin mo siya na parang pagano at saka makasalanan. Matthew chapter 18 verse 17. Okay. The big question is this. Does this mean that non-Catholics are going to hell? Ibig ba sabihin yung hindi Katoliko ay maiimpyerno na? Lahat ng mga hindi Katoliko ay maiimpyerno na? Ang sagot, not necessarily. Huh? Hindi po. Hindi automatic na lahat ng mga hindi Katoliko ay hindi maliligtas. Okay. The church recognizes that God does not condemn, hindi ikukundina ng Diyos ang mga taong inosente or ignorant of the truth about His offer of salvation. Yung inosente na hindi alam na ang simbahan ay kanyang tinatag na kailangan para sa kaligtasan. Okay? Pero hindi po ibig sabihin, take note mga kapatid, that just because a person is ignorant,
hindi niya alam ang simbahan, ay automatic na siyang maliligtas. No. Ignorance is not bliss. It is dangerous. So, kailangan pa rin natin mag-evangelize sa mga taong dun sa mga tribu ng mga lain na hindi na yung ibang mga paniniwala. Kasi, ignorance is dangerous. Huh? Okay. Meron pang ibang criteria para masabi mo na ang isang tao ay invincibly ignorant. No? Para siya maligtas. Hindi ibig sabihin na kahit dahil mabait yung tao, iba yung paniniwala niya, iba yung relihiyon niya, no? Maliligtas na siya kasi mabait siya. No. Ang kaligtasan, lahat galing kay Kristo through the church. Okay. No, sabi sa Vatican II Lumen Gentium number 16. This affirmation is not aimed to those who through no fault of their own, meaning hindi nila kasalanan, na hindi nila alam si Kristo, hindi nila alam ang simbahan, no? Hindi through no fault of their own, do not know the gospel of Christ and His church. Pero sila ay, they seek God with a sincere heart. And then, they are moved by grace. No? Ang Diyos ay nagpapadala sa atin ng grasya. Kahit sino ka pa, pinapadala ang Kanya ng grasya. Pag ikaw ay nag-cooperate sa grasya, and then they tried in their action to do His will as they know it, through the dictates of their conscience, those two may achieve eternal salvation. May achieve. May. Hindi will, ha? Take note the word. Hindi will ang ginamit. Ang ginamit na word, may. May posibilidad silang maligtas. Catechism of the Catholic Church, 847. Okay? Now, another Vatican II document, Gaudium et Spes. Ang sabi, all this holds true not only for Christians but all for all men. Para sa lahat ng tao of good will in whose hearts grace works in an unseen way. For since Christ died for all men, and since the ultimate vocation of man is in fact one, the divine, we ought to believe that the Holy Spirit in a manner known only to God, ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano nakokonect, dapat konektado ka sa simbahan para ka maligtas. Itong mga taong to, kahit hindi sila physically connected, formally connected, they are in a way mystically connected to God, no? To the church, to Christ, only known to God. Ang Diyos lang nakakaalam kung paano, through the Holy Spirit, offers to every man. Kasi hindi unfair ang Diyos eh. Lahat ng tao, you know, offers to everyone the possibility, no? Of being associated with the Paschal mystery. Okay. But that is why, pero mga kapatid, a word of caution. Let us be careful in just throwing away that statement. Yung marami tayong naririnig mga tao nga, salvation of Jesus is not just for the select few. Hindi lang para sa mga yung mga CFD. O yung sinasabi na iba, hindi lang sa mga Katoliko, para sa lahat. Naku, wag mong sabihin lang yan na hindi mo ina-explain. Explain mo mabuti, delikado yan. Kasi pag sinabi mo lang yan, anong isipin, lalo na pag sinabi mo sa pulpito yan. No? Ang isipin ng tao, okay. Kahit anong reliyon mo, maliligtas ka. Open to all eh. No? Kaya, kailangan mo talagang i-qualify, i-explain mo. Don't be irresponsible na sasabihin mo lang yung meme na yan or oversimplification. Very dangerous magsabi ng oversimplification. Marami kang nasasabi sa mga well-intentioned people, well-intentioned preacher, pero hindi nila dinudugtungan. Kailangan mong i-qualify. Huwag ka lang magsabi na the salvation of Jesus is not just for the select few, it is open for all people. Tapos hindi mo explain, you are doing more damage than good.
Kasi sabihin nila, ah, okay lang kahit anong religion ko. So, I don't have to be a Catholic. Delikado. Religious indifferentism ang gawa, ang labas. Okay. The Council Fathers are here unequivocal on the possibility of salvation. Possibility of salvation, not sure, ha? Possibility of salvation for the invincibly ignorant. But we must also note that the balance, dapat may balance eh, in this message with a stern warning. Okay? Sabi, but often men deceived by the evil one have become vain in their reasoning, exchange the truth for God, the truth of God for a lie. Sabi, serving the creature rather than the creator. Or some there who living and dying without God. Nabubuhay no, walang Diyos. At saka, mas malaki ang possibility nila na mamatay, exposed to final despair. Alam mo yung mga tao malapit na mamatay, binibirahan ng ni ano yan, ni Satanas ng final despair para hindi makapag-confess, hindi makapagsisi. Wala ka ng chance, wala ka ng chance, final despair. So pag malayo ka sa Diyos, malayo ka sa sacraments, wala kang anointing of the sick, malaki ang chance na you will have a final despair. Huh? So, wherefore, to promote the glory of God and to procure the salvation of all, you should preach the gospel to every creature. The church fosters the mission with care and attention. Para mapasigurado daw ang kaligtasan ng mga tao, no? Kahit may possibility pa silang maligtas, kailangan mo pa rin magsigasig ng simbahan na mag-preach to every creature the gospel. No? From the document of Vatican II, the church still has the obligation and also the sacred right to evangelize all men. Hindi po rason cop out na dahil invincible ignorance, there's a possibility for salvation na hindi na tayo mag-evangelize and to try our best to convince people to enter the church that Jesus established. Okay. That's you. Okay. So, this makes very clear that anyone who is ever saved, ibig sabihin, lahat ng mga taong naligtas ay hindi naligtas. So kung iba man yung paniniwala nila, Muslim man sila, Adventist man sila, Baptist man sila, or Jewish man sila, kung maligtas man sila, hindi sila naligtas dahil sa kanilang sariling reliyon. Naligtas sila dahil pa rin sa simbahan, sa Santa Iglesia Katolika na tinayo ni Kristo. Pero naligtas sila dahil sila ay somehow mystically connected to the church, because all salvation comes through Christ to the church. So, they are not saved by their false religious beliefs. No? Example, Judaism rejects Christ. Islam denies Jesus is the Son of God. So, this teaching is consistent with Jesus' own teaching about those who innocently reject them. So, yung mga taong inosente na nireject sila, hindi nila kasalanan. Kasi sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 22, if I had not come, kung hindi ako dumating at nagsabi sa kanila, hindi sana sila magkakasala. So, pinapatama niya ito sa mga Pariseo at sa mga Hudyo na tinatanggihan siya, nire-reject siya. Ha? Hindi sana sila magkakasala kung hindi ako dumating at sinabihan sila, pero sinabihan ko na sila. So, ibig sabihin, Jesus presents a very important principle here. A person is not responsible for what they could not have known. Hindi responsable ang tao sa isang bagay na hindi niya posibleng malaman. Ha? Pero
Kung hindi niya alam, hindi siya culpable. Hindi siya responsable. Pero kung may pagdududa sa isip niya na itong sinasapian ko na simbahan o pangkat ay may question ka. Nagdududa ka na ang simbahan Katoliko ay baka ito ay totoo at wala kang ginawa sa pagsaliksik. At saka may duda ka na ang simbahan Katoliko ang tinatag ng Diyos. But once a responsable ka na saliksikin ang katotohanan hanggat matagpuan mo. Hindi ka titigil. But once a person comes to know the truth, he must embrace it or he will be culpable of rejecting it. So, we see this in Jesus' words of the Pharisees, if you were blind, you would have no guilt. But now that you say, we see, your guilt remains. So dahil nakikita mo na, guilty ka na, kasi tinanggihan mo pa rin kahit nakikita mo na. May konti ng liwanag kang nakikita, may konting butas na, na liwanag lumulusot na, at hindi mo sinaliksik ang liwanag. Tingnan mo yung mga three wise men, mga pagano yon, pero nagsaliksik sila. Dahil hindi sila mga Hudyo, mga pagano sila, ang layo-layo pa, binenta nila lahat ng ari-arian nila para matagpuan nilang katotohanan. Kasi kung ikaw ay nagsasiliksik ng katotohanan, bibigyan ka ng tutulungan ka ng Diyos na iyong matagpuan. So, kaya hindi rason na dahil pinalaki ka na ganito, mamatay ka ng ganitong paniniwala mo. Pag may kita kang kahit maliit na butas na lumulusot yung ilaw, no? Hanapin mo ang katotohanan. So, kagaya nito, Romans chapter 2 verse 14 to 16. When the Gentiles who have not the law, yung mga pagano na wala sa kanila ang batas, but by nature do what the law requires, the law requires is written in their hearts. So, sinasabi dito, lahat ng tao na pinanganak sa mundo, nilagyan ng Diyos ng natural law sa kanyang puso. May konsyensya. So, i-accuse tayo or i-excuse ng ating konsyensya. And God knows the secret of our hearts. He will judge us. No? Kahit ano pa yung paniniwala natin, saan pa tayo na pinanganak na paniniwala. Gaya ng Romans chapter 14. No? But the one who has doubts is condemned if he eats, because he is eating not from faith, and everything that is not from faith is sin. So yung conscience natin bumabagabag sa atin, no? And if our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience, that he knows everything. Just shows that may nakalagay na sa lahat ng tao, sa kaluluwa ng tao, na moral compass to know what is right and to seek for the truth. Okay. Notice ang sinabi ni Paul dito, pagkasulat niya. I-accuse tayo or i-excuse. No? So, it doesn't mean dahil ignorante ka sa katotohanan, you will automatically be saved. It is only open for possibility that you will be saved. God is one and He will justify the circumcised on the ground of the faith and the uncircumcised through their faith. Romans chapter 3 verse 29 verse 30. So sa mga uncircumcised, meaning mga pagano, through their faith. Sa mga circumcised, mga Hudyo, also through their faith. So si Jesus ang sa katuparan ng revelasyon sa Israel. At saka si Jesus ay nagtatag ng simbahan, ang Santa Iglesia Katoliko. So the grace necessary for salvation continues to come from Christ through His Church. Kaya, we all have the sacraments, the fullness of truth nasa simbahan Katoliko. All the means of grace para tayo
meron, binigay pa sa atin yung kanyang ina. Binigay pa ni Jesus ang kanyang sariling ina para matulungan tayo, no? At saka yung mga saints, the angels, sacraments, lahat ng tools for our salvation binigay na ni Jesus. Kaya huwag tayong matutuwa, mga kapatid na mga Katoliko, na sabihin natin, ah, okay, we are privileged, no? Because to whom much is given, much will be required. May isang church father na nagsabi, mga kapatid, pag ang Katoliko ay na-impyerno, saan siya matatagpuan sa impyerno? Sa pinakailalim ng sulok ng impyerno. Ang Katoliko, pag na-impyerno, ay mas grabe ang kanyang parusa. Bakit? Kasi nasa kanya na lahat, sacraments, the magisterium, the fullness of truth. Tapos sinayang mo lang, hindi, because too much is given, much will be required. Kaya nasa pinakailalim ng impyerno pag ang isang Katoliko ay napunta pa sa impyerno dahil hindi niya tinake advantage ang lahat ng mga tools na binigay sa kanya ng Diyos. Okay. To those who innocently do not know and embrace this might still attain salvation. But those who knowingly, yung alam na niya, willingly, pinili pa na talaga niyang tanggihan, reject salvation in God's terms. So basing itself on scripture and tradition, the council teaches that the true church, a pilgrim now on earth, is necessary for salvation. Yan ang teaching ng simbahan. Official teaching ng simbahan. That the church is necessary for salvation. Christ is present to us in His body, which is the church. He Himself explicitly asserted that the necessity of faith and baptism and the necessity of the church, and this church is like a door, no? Hence, they could not be saved. Yung hindi maliligtas ang buong loob na alam nila na ang simbahan ay kailangan para sa kaligtasan at kanilang tinatanggihan ito. At hindi sila they choose not to remain in it. Meaning, sila ay aalis dito. Okay. Let's pass na lang natin ito kasi may marami pa tayong slides. Okay. CCC 841 is not saying anyone who is a good Jew will go to heaven. Hindi sinasabi ng simbahan na kahit sinong mababait na tao ay mapupunta sa langit. No. For example, a Jewish person will not make it to heaven just by being good, or a Muslim, or a Baptist or Protestant. No? Kasi sabi sa John 14 chapter 6, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. So not only is Christ essential, hindi lang si Kristo ang kailangan, kundi ang simbahan. He who rejects you, rejects me. The church is the body of Christ. Makikita natin sa Ephesians chapter 1, verse 23, that the church is the body of Christ. And the church is Christ in the world. Kaya huwag kayong maniwala na the church is not important, the church cannot save you. No. The church and Jesus is one. No? The church is Christ in the world. At saka makita din natin na ang church ay fulfillment, no? Is the manifold wisdom of God sa Ephesians chapter 3 verse 10. It is Almighty God who will that through the church, the manifold wisdom of God might be made known. Sa pamamagitan ng simbahan, makikilala natin ang Diyos. So, sa
pagtanggi sa simbahan ay pag tinatanggihan natin ang simbahan, tinatanggihan natin si Kristo. Kasi si Kristo ang nagbigay ng otoridad sa simbahan. Matthew chapter 18 verse 17 to 18. It was Christ who gave authority to the church. Pag tinanggihan mo, hindi ka makikinig sa simbahan, hindi ka rin nakikinig kay Kristo. You cannot separate, no? Hindi mo mapaghiwalay ang pagtanggi sa simbahan sa pagtanggi kay Kristo. In other words, one cannot just create his own religion, cannot just create his own church, and follow Jesus in his own creation, and choosing without there being eternal consequence. So hindi ka pwede magtayo lang ng simbahan mo o ng kayong paniniwala o reliyon, sabihin mo, I will follow Jesus. No. Jesus established the church and he made Peter as the shepherd, as the chief shepherd. So, hindi ka pwedeng maggawa-gawa lang ng sarili mo. Huh? So, bakit natin kailangan i-preach ang gospel sa lahat ng tao kung pwede namang maligtas yung iba na hindi alam? Okay. In some quarters, the possibility of salvation for those who are not formally Catholic has taken to such an extreme that it has led to a religious indifferentism. Ito yung mali ng iba. May ibang mga theologians sa simbahan mismo sa Catholic, mga modernist theologians, na hindi na sila naniniwala sa evangelistic missionary efforts. Kasi parang sinasabi nila, okay naman sila. They are okay where they are. Ano? Yung kahit yung sinasabi na my goal is to inform, not to convince. Totoo yan. Sabi ng isang santo yan. Pero i-explain mo rin. No? Kasi ang sinasabi lang na I have to inform, not to convince, hindi ka mangangaway. Hindi mo aawayin yung tao. You have to try your best to explain your faith. Huwag mong ikondina. Huwag mo siyang awayin. Pero you pray. Pray that he will accept the gospel, that he will accept the truth na ito ay nasa simbahang Katoliko, because you want him to receive the Eucharist. Huh? So hindi lang yung pagpipreach mo, you just want to inform, bahala ka na, showbiz lang yung preaching mo, tanggapin mo o hindi, okay lang, kasi okay ka lang naman kung kahit hindi mo tanggapin. Hindi yan sincere preaching. Hindi yan sincere evangelization. You have to pray that he will accept the truth. Huh? So, hindi po kasalanan ang pagko-convince. No? Ang kasalanan pag ikaw ay namimilit at saka kinukundina mo na yung isa at saka hindi mo na siya nire-respeto. No? Any religion, even Catholicism, is no better than any other. Itong mali ng iba. Sabihin nila, ito ay religious indifferentism. Kahit anong religion, Katoliko, or ay hindi lamang ang Katoliko sa ibang mga religion. No? Di, baka hindi nyo alam, ha? Kasi may mga minsan, may mga inosente, well-meaning na mga clergy sometimes sasabihin yan. This is the official teaching of the church. It is condemned by the church. Anyone who say that any religion, even Catholic Church, is no better than another, is condemned by the church. This is extremely dangerous for the salvation of souls. Okay. Let's make that clear. The fact that someone is invincibly ignorant does not mean that they should not be evangelized. Hindi ibig sabihin kasi ignorant sila, hindi nila alam, that hindi na sila kailangan i-evangelize. Kailangan pa rin silang i-evangelize. Bakit? Because the farther, kung ang isang tao ay malayo sa katotohanan, sa center ng katotohanan, he is in more spiritual jeopardy. He is in danger. Bakit?
i-explain natin kung bakit. Because the fact that they are ignorant of the true religion, they do not have access to the sacraments, means they are more likely to commit mortal sin. Mas madali sa kanila ang possibility na makakommit ng mortal sin. And they are more likely to be damned. You know that for a fact that it takes only one mortal sin unrepented to send someone to hell. Some modernist theologians would say, no, they are okay where they are. Okay ba sila kung saan sila? Wag na natin silang gambalain, hayaan na natin sila. Because they're okay where they are? The answer is no, they're not. No, they're not. Kung alam mong may isang bagay na nakakabuti sa'yo, susuluhin mo lang, hindi mo isi-share. Alam mo yung Eucharist, sabi ni Jesus, unless a man eats my flesh and drinks my blood, they will not have eternal life. E alam mong it will give you life, hindi mo isi-share? Kasi they're okay where they are? No. Mali yan. Okay. At saka, kung meron mang ibang mga paniniwala, it's because of the permissive will of God. But that is not the perfect will of God. It is because the permissive will of God that He allows the free will of man. Pero yung perfect will ni God is that they will be one, that we will be one. John chapter 17 verse 21 sabi, I pray that they will be all one. Yun ang hindi kalooban ng Diyos na magkakawatak-watak tayo, maghiwalay-hiwalay. Gusto niya isa lang tayo. Just as you and I are one, as you are in me, Father, and I am in you. John chapter 10 verse 16, they too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. So, hindi tayo iniwanan ni Jesus ng opsyon na to evangelize some people lang. Sabi niya, go into all the world and preach the gospel to all creation. No? And to teach them all the doctrines. Hindi sabi niyang some doctrines. At saka some people, all the doctrines. So, consequently, it is a false understanding of evangelism or false spirit, may tawag nga true ecumenism, looking for the common things that we can unite. Yan ang true ecumenism. Pero yung false ecumenism, nasabihin mo na okay lang sila sa kanila. No? That we be left in total partial ignorance of the true faith on the pretext that they should invincibly ignorant and should not be disturbed. Lumen Gentium number 14, ang sabi, emphasizes the fact that the truth of the Catholic faith is not simply a nice option. Hindi siya option. No? See, ang in-explain, napakandang pagka-explain ni Pope Pius XII, no? Sabi niya, ang yung necessary balance. Sabi, ang maganda paka-explain niya kay balancing. Sabi niya, in-explain niya sa kanyang encyclical, June 29, 1943, Mystici Corporis. Sabi niya, only those are to be included as a member of the church, those who are baptized and profess the true faith. No? And then, because there's only one body, one spirit, one Lord, one baptism, so there can be only one faith. Okay. If a man refuses to hear the Catholic Church, let him be considered, so the Lord commands, as heathen and a publican. So, let him be anathema. So, pero, binalansi din ito. So, kailangan nabinyagan ka, then you have the true faith. Pero, binalansi din niya. Sabi din niya, then goes on to say that others outside the visible boundaries, hindi formal na kasapi ng simbahan, they can also be related to the mystical body, no? Only known to God, si God lang ang nakakaalam, through certain unconscious yearning or desire. Okay? Pwede pa rin silang maligtas through unconscious yearning or desire. So, however, kailangan pa rin natin silang evangelize because ang sabi niya,
they still remain deprived of those many heavenly gifts and helps which can only be enjoyed in the Catholic Church. And they unfortunately are in a state where they cannot be sure of their salvation. May possibility sila pero hindi nila sure pa. No? So the bottom line is this, sabi niya ni Pope Pius XII, the straight and narrow road that leads to heaven is not easy to begin with. Hindi madali. Kahit na tayo, we receive the gift, the fullness of truth. How much more yung iba? Huh? So without the church and the sacraments that Christ has provided as the ordinary means for our sanctification, it is even more difficult sa mga taong hindi nakareceive ng sacraments. So, para sila, yung mga taong hindi member ng visible confines of the church, visible members of the church, para sila maligtas, hindi lang desire, hindi sufficient lang yung desire. Anong klaseng desire ang kailangan? It is necessary that the desire by which one is related to the church be animated by perfect charity. Dapat perfect charity, meaning love of God. So it is a high standard. Mahirap. Para sila maligtas, kailangan perfect charity ang ma-attain nila. One can never know if he has attained to perfect charity. So that is a high standard. It is possible to be sure, but it is a high standard. So, this should make very clear that we must evangelize everyone so that they can have a certainty of hope. No? That only comes to us via the sacraments and union with the church. Jesus founded the Catholic Church. Okay, let's go now to the summary. Kasi ang haba-haba ng pinasabi natin, baka mawala kayo, so kailangan natin ng summary. Okay? 6 points to remember. So, walang kahit sino man na mag-reject sa truth knowingly. Itong dito, root word dito, knowingly. Sinadya niya talaga. Alam niya. No? Alam na niya, sinadya niya talagang tanggihan ang truth, hindi talaga maliligtas. No? So it doesn't matter how good a Muslim, a Jew, a Baptist, or anything he is, no matter how good he is, if knowingly nireject niya ang katotohanan, hindi siya maliligtas. No? If anyone rejects the truth of Christ and His church, even one, kahit isang definitive teaching, kahit isang doctrine or dogma, will be lost. If he reject knowingly, ha? Number 2. Religion, yung mga religion na teaching nila ay to reject Jesus and His church has no power to save anyone. Kahit sinong simbahan na magti-teach, no? The faith that rejection of Jesus and His church have no power to save anyone. It is the truth that makes us free. Okay, number 3. In the case of one who is ignorant of the truth of the Catholic faith through no fault of his own, ignorant, ha? Inosente, hindi mo alam na ang Katoliko ang totoo, hindi mo alam na si Kristo ang Mesiyas, no? Invincibly ignorant, is given through no fault of their own, he can be saved. If he is truly innocently, invincibly ignorant, is given the supernatural virtue of faith and has perfect charity. So, masasave siya kung meron siyang perfect charity. Mahirap yan, abutin. Perfect charity. So, example of invincible ignorance. Yung mga, sa mga malalayong tribo na hindi talaga nila narinig. No? So, hindi mo sila masisisi kasi hindi nila narinig si Jesus. No? Pero kailangan may perfect charity sila. Okay? They cooperate with the grace.
At saka ito pa, other examples of invincible ignorance. Yung ibang mga sa ibang reliyon, kahit narinig na nila ang Catholic Church, pero hindi talaga sila pakonbinsido. Kasi ang conscience nila, they really lumaki sila na ang turo sa kanila na ang Katoliko ay evil. Demonyo ang nasa ang turo ng Katoliko ay turo ng demonyo. Nagsasamba ng mga ribulto, ganoon. So sa kanilang konsyensya 100% convinced sila that they are that evil ang ano, wala silang pagdududa kasi pinalaki silang ganun. So pwede silang mapasok diyan sa invincible ignorance kasi na brainwash na sila, no? So it is the Holy Spirit that will go in pag napasok sila ng Holy Spirit at saka may konting ilaw at nagduda sila, dapat na nilang hanapin ang katotohanan. Okay. Another example is narinig na nila ang simbahan na may mga TV na ngayon eh, nakikita mo yung simbahan Katoliko, pero hindi nila binibigyan ng pansin kasi sa religious upbringing nila yan, makukonsider yan na invincible ignorance, no? So another, yung mga umalis sa simbahan kasi lumaki na walang defective, masyadong grossly defective ang catechesis, or hindi talaga sila nakatanggap ng catechism, hindi nila naintindihan ang simbahang Katoliko anong turo, tapos kinalabit sila ng Iglesia ni Cristo, kinalabit sila ng ibang baptist, lumabas sila, they could be invincible ignorant kasi very distorted ang tingin nila sa Katoliko. Okay, the great question is this: what about the Catholics who have left the faith? Are they okay or are they lost? Ito yung ano, ito yung pinaka, isa sa pinaka $1 million question. Yung mga Katoliko lumabas, are they okay or are they lost already? They be damned. Okay, now, ito yung sagot. It may well be that a person who left the faith may have such a distorted notion of what the church truly is. Lumaki siyang hindi niya alam talaga. So, pwede siyang hindi culpable. No? Again, we do not know. However, pwede rin siyang culpable. Kasi, lumaki siya, tamad siyang mag-aral. May chance siyang mag-aral, hindi siya nag-aral ng catechism. Hindi siya nag-pray. We do not know. It may well be that they are culpable. Pwede silang responsable, pwedeng hindi. If some insufficient, little or no diligence, ang tawag dyan ay, di ba kanina ang tawag natin invincible ignorance? Merong tinatawag na vincible ignorance. Meaning, responsable ka, pwede kang masisi. Example, pag ang paghanap mo ng katotohanan ay insufficient, ang effort mo ay kulang, konti lang, or hindi ka talaga nag-effort, hindi, ang tawag dyan ay vincible ignorance, meaning culpable ka, hindi ka excuse. Pag ito naman ay deliberately, sinadya mo talaga na hindi ka magsaliksik, ang tawag dyan ay affected or studied ignorance, meaning fake ignorance. Kung sabi ni Saya pa, nagpabugo-bugo ka ba? Nagpa-inusinti-inusinti ka? Sinadya mo ang iyong pagka-ignorant. So that is mas malaking kasalanan yan. Okay? So, dapat meron kayong tinatawag na reasonable diligence. Ang reasonable diligence ay to seek the correct answer of the question in your heart. Kasi, magdepende, A, depende sa ano kabigat ng question mo. Ang question about salvation ay napakabigat. Dapat ang diligence mo ay malaki rin. Ang effort mo dapat malaki kasi ang pinakamalaking question sa ating buhay ay tungkol sa kaligtasan. The gravity of the question is big. Number two, ang magdepende rin yung
reasonable diligence sa ating kakayahan, no? Sa ating resources. Meron tayong internet, meron tayong pambili ng libro, meron ang lugar natin, may available ba na bookstore, or may mga tao ba tayong matanungan. Taken in consideration lahat ni God yan. At saka yung ability, meron naman tayong libro. Yung IQ natin, mahina naman mag-intindi. May mga taong slow, may mga taong mabilis yung processor nila sa utak, no? So si Lord na ang nakakaalam niyan. So an example of invincible ignorance is a person who is unsure about certain Catholic teaching. Hindi siya sure, magdududa siya na parang turo doon sa mga images, may reason naman na they are just venerating. Pero at saka about the Eucharist, parang totoo to na body and blood ni Jesus, pero hindi ka nagsaliksik, no? A person who is unsure, pero hindi siya nagpatuloy sa pagsaliksik, si tamad from seeking explanation, responsible ka. Hindi ka matatawag na invincible. So you can be blamed, no? Lalo na yung affected in their ignorance, no? When one deliberately fosters it in order not to be inhibited of what one wants to do. Para hindi na siya maapektuhan yung buhay niya, yung lifestyle niya. Ito, example, ano yung mga cause ng invincible ignorance? Obstinacy, yung katigasan ng puso. Yung kahit alam mo na, nagdududa na ka na totoo dahil sa pride mo at saka sa deceit mo. Kagaya ng mga Pharisee, may duda na sila na si Jesus ay yung Messiah. Pero dahil sa pride nila, hindi nila gusto malamangan sila, hindi sila mawala yung kasikatan nila, hindi nila talaga tinanggap si Jesus, no? So hindi nila talaga masisisi si Jesus kasi sinabihan na sila. Pero dahil nagmatigas sila, no? At saka may prejudice. Wala ka nang sasabihin na hindi ka open ba? Wala kang sasabihin na tama, puro mali. Kahit nag-ina-explain na yung Catholic sa'yo, hindi mo pa rin pinapakinggan. Kasi, sirado, you are responsible already because that is against the virtue of humility. Virtue of forgiveness, no? Of industriousness, bitterness. Hindi ako makikinig sa Katoliko kasi mga sila yung mga child molester ang mga pare, suplado yung pare na tinanungan ko, ganito. So dahil sa galit mo, bitterness mo, ayaw mo na magsaliksik. You are responsible already because of bitterness, sloth, katamaran mo, cowardice, saka duwag mo, mawalan ka na, ikaw ay pastor. Nakikita mo na totoo ang simbahang Katoliko pero ayaw mong lumipat kasi mawawalan ka ng sweldo. Wala ka ng alawan sa pag lumipat ka, mahihirapan ang buhay mo. Or baka papatayin ka pag lumipat ka, no? Or immorality, ayaw mo magbago sa you are so sexually perverted. Gusto mo ng mga sexual immorality, gusto, ayaw mo magbago, kaya hindi ka nang saliksik. Sabihin mo lang, I am an agnostic, I'm an atheist. Walang sinasabing mga Katoliko na totoo. Ganun. So, ito mga cause ng invincible ignorance. So, hindi kasali yan sa invincible ignorance. Number four. Very important itong number four. We must remember that we are not the judges of salvation. Okay, take note for the Catholics. We must remember that we are not the judge of salvation. God is the sole and the final judge. Hindi natin alam kung sino ang invincible ignorant at saka yung sino yung vincible ignorant. Okay? Hindi natin alam kung no. So leave the judgment to God. Just preach the best that you can with your life and with your words. Therefore, we must be careful to evangelize all men.
as the catechism commands us, and leave the judging to God. Let us leave the judging to God. Number five, whatever good or truth is found amongst other world religion is considered by the church to be a preparation for the gospel. Kung mga katotohanan at mga magagandang mga bagay na nakikita natin sa ibang mga paniniwala at reliyon, yan ay preparation for the gospel and given by Him who enlightens all men that they may at length have given. And if they seek the true God, given the light they have received, they have the possibility of salvation. Number six, this does not mean that they are not in need of the Eucharist. Hindi ibig sabihin na hindi na nila kailangan ng Eucharistia. No? Without the grace that comes from the sacraments, one is at a decided disadvantage to get to heaven. And if one has rejected the truth, there is no way he can merit heaven apart from repentance and acceptance of the truth. The church is very clear. The words bind and loose. Whomever you exclude from your communion will be excluded from the communion with God. Whoever you receive anew into your communion, God will come back, will welcome back into His. So, reconciliation with the church is inseparable from the reconciliation with God. And no amount of church attendance, kahit ano pang church attendance mo or prayer apart, pag ikaw ay hiwalay sa simbahan na in-establish ni Jesus, kahit ano ka pa ka-active sa simbahan mo sa Baptist, if you're apart with Christ, from the Church of Christ, no, will get them to heaven if they remain obstinate. Hindi sila maliligtas kung alam nila at sa kapilit pa rin nilang ihiwalay ang sarili nila, hindi sila maliligtas. One might even deliver one, sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3. No? So, one might even deliver one's body to be burned, but it will profit nothing apart from the union with Christ and His church, because it is only the divine life and the charity of Christ in us that can save us. So, sabihin ko lang tong baptism by blood and baptism by desire. So, yung mga catechumens, yung so, nung unang panahon, they are undergoing religious instruction. Tinuturuan pa sila tungkol sa gospel. At saka, hindi pa sila nabibinyagan. Diba? You cannot enter the kingdom of God if you are not born of water and spirit. Di ka nabinyagan. Di ka makapasok sa kaharian ng Diyos. So, importante ang binyag para sa kaligtasan. Ano yung mga taong hindi pa nabinyagan, pero they are already want to become Catholics. Pero dahil namatay sila, dahil sa martyrdom, o nalaman sila na may plano ka palang lumipat, ha? Papatayin ka. So, they are saved because of what we call baptism by blood. Because they are killed. No? Catechumens whom the executioner's sword cut down before they can be baptized. So yung namatay sila sa sakit, hindi pa sila nabinyagan, pero they already had desire to become Catholics, catechumens pa lang sila, they can be saved by the teaching of the church, baptism by desire. Huh? Just like the thief on the cross, yung katabi ni Jesus sa cross, hindi pa siya nabinyagan, pero he has the desire because ngayon niya lang nalaman si Jesus. That is the example of baptism by desire, the thief on the cross. So, last slide, in a nutshell, kung makalimutan nyo lahat-lahat ng tinuro, ito ang summary ng lahat. So, kung sa ating mga Katoliko, it is already hard for us Catholics to be saved, na andyan na sa atin ang fullness of truth, lahat ng sacraments andyan na, the means of grace, it is already difficult for us. Ano na lang kaya sa iba na wala sa kanila ang fullness of truth and the sacraments? Huh? So, yun ang
pag-isipan natin. Ano sabi ni St. Paul sa Philippians chapter 2, verse 12? Work out your salvation with fear and trembling. Hindi madali. Kahit Katoliko ka, kahit andyan sa iyo ang fullness of truth, the magisterium, the word of God, no? The sacraments, we have to work out our salvation with fear and trembling. So with that, I hope you understand. Pwede nyo naman itong ma-record. Nandito naman ito sa YouTube. Pwede nyo ma-review yung mga slides natin. Rewind nyo lang kung medyo mabilis at saka hindi nyo maintindihan. PM me sa Messenger sa inyong mga questions. I can clarify some things if you don't understand. Okay. So, dyan lang tayo. I hope naintindihan mga kapatid. We have, 120 slides. So, sinong mag-closing prayer? Sino pang hindi ko na, Sis Darlene? Sis Darlene? Closing prayer. Wala baka doon sa kusina. Sinong Sis Chris, Brother Chris? Wala. Oh, Brother Chris? I cannot hear you. Sis Leonessa? Hello? Baka hindi ako naririnig. Sige. Brother Chris? Okay. Wala. Oy, si Sis Jocelyn. Sis Jocelyn. Your microphone, please. Hello, Dok. Oh, closing prayer tayo, sis. Closing prayer. Sige, sis. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, a world without end. Amen. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Sis Jocelyn. Thank you, everyone, for attending. Salamat. Pasensya, lumagpasa naman tayo. See you next week, brothers and sisters. Bye-bye. God bless. Thank you, sis. Bye.